makakasama rin po natin ngayon ang isang kapamilya na hindi na iba pagdating sa pagtulong. At may gusto siyang ipaabot sa lahat ng ating mga kapamilya. Mga kapamilya, Bea Alonzo. Magandang gabi sa iyo, Bea. Evening, Bea. Hi, Glenn, Alvin. Hello. Kamusta? Hello. Hello, mga kapamilya. Kamusta po sa inyong lahat? Sana po ay ligtas kayo na sa inyong mga tahanan kasama inyong mga pamilya na may sapat na pagkain at pangangailangan. Dahil alam ko po, sa panahon ngayon, isa na po itong pribilehyo. Karamihan po sa ating mga kapamilya ay nawalan po ng hanap buhay. At hindi po nila maiwasang hindi mag-alala kung saan nila kukunin ang araw-araw nilang pangangailangan kagaya po ng pagkain, renta, tubig at marami pa pong iba. Kaya dumudulog po ang pantawid ng pag-ibig sa inyong mga puso. Sa kahit na magkano pong donasyon ninyo, malaking tulong na po ito para makalikom po ng pera, para po makabili ng pang-araw-araw nilang pangangailangan. At alam ko po, ang dami na nating hinarap na krisis dati, suliran nila. Nalagpasan natin ito na magkakasama. Kagaya rin po nito yun. At sa tingin ko po, ganyan po talagang magkakapamilya. Talagang magtutulungan hanggat makakaya. Kaya sana po ingatan natin ang ating kalusugan, hindi lang po physical, kundi pati na rin po ang ating kaisipan. Dahil importante rin po ang mental health para sa ating lahat. Sabay-sabay nating harapin ang lungkot at takot ngayong panahon ng COVID-19. Let's fight coronavirus with love and kindness. Bea, para sa mga fans si Alvin ito, ano po? Para sa mga fans, para sa mga team, Bea, anong ginagawa mo ngayong may enhanced community quarantine, yung day-to-day activities ng isang Bea Alonzo? Alam mo, sa totoo lang nahihirapan ako kasi sanay tayong laging nasa labas at nagtitaping, ano. So, siguro gumagawa lang ako ng routine araw-araw. As much as possible, nag-e-ersisyo ako at nagluluto dahil hilig ko rin magluto. Sa totoo lang, naabutan kasi ako ng lockdown dito sa Metro Manila. Ang buong pamilya ko nasa Zambales, so hindi ko rin maiwasang hindi mag-alala. Pero araw-araw ko silang tinatawagan at buti na lang may internet na at video call. So malaking tulong yun, Alvin. So mag-isa lang pala siya, Zen. Hindi, may mga kasama naman pa okay. Sa bahay. Yung mga fans mo, nakakausap ka pa ba? Nakakamusta mo rin sila, yung mga fans? Kadalasan sa ano na lang sa Instagram ano, sa social media po. Mm-hmm. Pero ngayon, 'di ba, sa social media, may payo ka ba sa mga kababayan natin with regard to misinformation? Kasi sa social media na alam mo sa totoo lang, sana po ay piliin natin kung ano ang balitang pakikinggan natin kasi at maging responsable rin sa pagpo-post ano kasi nagko-cause talaga ito ng panic para sa ating mga kapamilya. At ayaw naman natin mangyari yun sa panahon ngayon, hindi ba? Okay. Well said, Bea. Maraming salamat. Maraming salamat thank si Bea. Salamat. Nakakaganda pala lalo ng quarantine. Parang din naman nabawasan yung alindog ng Bea Alonzo. Hindi, no? Lalong naging fresh. Thank you. Maraming salamat, Bea Alonzo. Dahil pala humingi ako ng beauty tips habang naka-quarantine. Hey, partner, go ahead. Oo. At kasama rin po natin ngayon, live mula sa kanyang tahanan. Abay, isa pang paborito nating artista, of course. Galing yan. Jericho Rosales. Magandang gabi sa iyo, Echo. Hi, Echo. Echo. Hi. Ayan. Ayan, hi. Echo. Anong gusto mong ipaabot sa lahat ng nanonood sa atin ngayon? Gusto ko lang iparating sa inyong lahat na na-accept ko na yung teknolohiya, mm-hmm. na hindi na ako barok, hindi na ako taga-bundok at taga-dagat. Mm-hmm. Well, you know, this afternoon, meron din kaming fundraiser na ginawa, an outreach. And then marami sa atin gumagawa ng mga kung ano-anong mga programa pang tulong, ganyan, pagtulong sa kapwa. And kumbaga parang lahat ng mga miracle workers, naglalabasan ngayon, di ba? And I just, sa gitna ng lahat ng medyo kabigatan na nararamdaman ng lahat ng tao, kaguluhan, lahat ng uncertainty, hindi nila alam kung kailan matatapos, kung mangyayari. Parang naalala ko yung panahon ng Undoy na di ati alam kung anong gagawin nating lahat. Just wanted to say that it's okay. Kung nakakaramdam kayo ng takot, nakakaramdam kayo ng gulo, ng lito, it's okay. But it's also okay for everyone to, this is the best time to understand what hope means, that what understand what humanity means. This is a time where we can
trust each other, that we will help each other, we will show love. And ito yung bagay na parang maglalabas ng mga, tatanggal ng mga impurities sa isip, yes, sa puso natin. Magiging mga tao tayong muli na may mga tama at malinis na intensyon. Parang at the end of the day, pantay-pantay tayong lahat. And hindi tayo magiging makasarili. On that note, I wanted to first congratulate lahat ng mga doctors, lahat ng mga frontliners, health workers, nurses, lahat ng drivers, lahat ng mga kinakailangan lumabas ng tahanan nila para alagaan itong mga pasyente. So may mga nagsabi lang sa amin na kung pwede daw manawagan, na kung pwede nating kung pwede tayo maging honest pagdating dun sa mga history natin ng pag-travel, meron tayong mga nakasalamuha ng mga tao na pwedeng infection or yung kumbaga tinatawag nga natin na PUI or under investigation, under persons. Investigation. Yeah. It doesn't sound right. You know? Yeah. It's like under investigation. But you guys know what it means. Pero ibig sabihin ito, parang bigyan natin sila ng importansya dahil lumalabas sila para gamutin yung tayong lahat, and then pati yung mga pamilya nila syempre nalalagay sa panganib, di ba? So yung pagtulong na lang natin, yung pag-alaga din sa kanila. Parang ko. Yes, sir. Eko sa amin, yung mga journalists, kami lumalabas kami every day to do field work. Kayo mga artista, how did it affect you? Yung enhanced community quarantine, kasama mo rin yung pamilya mo sa bahay. May distancing din kayo? Kami ni Kim, galing kami ng Paris. So nag self-quarantine kami ng 2 linggo. And then after that, ito ulit quarantine. Ito. So medyo mga... 3 linggo na mahigit kami na hindi ko sa doble. Doble-doble na. Pero okay lang. Kasi, okay, I'll be honest. Sa panahon na to, na-appreciate ko yung nasa bahay. Na-enjoy ko talaga na nakakausap ko yung mga kasama namin sa bahay. Napag-uusapan namin lahat ng mga bagay na hindi namin napag-uusapan, nakakamustahan namin silang lahat. Pero nakakatulong to. At the same time, aside from the reflection na nangyayari and, you know, time for creativity, na-imagine din namin yung mga tao na walang trabaho sa taping. That's right. Kaya meron mga, parang may mga artists, katulad for example, meron ako ipopost sa itong linggo na to na tungkol dun sa mga filmmakers, mga short films naman, na ipapalabas sa Facebook para naman makapag-donate para dun sa mga nawalan ng trabaho, katulad magmula sa utility man, cameraman, writers, lahat ng mga creators nandiyan. So, kung saan-saan ka magpunta yan, mga broad, I'm sure everyone is affected by this. And kaya tulad ng sinabi ko kanina, ngayon walang artista, walang mataas, walang ano. Pagdating sa kalahati, pare-pareho tayong lahat. So, all of us are affected. So, tulong-tulong talaga tayo. So, yun. Kaya nga, nagpapasalamat din ako na meron tayong ganitong hakbang ngayon ng ABS-CBN, Pantawid ng Pag-ibig. Dahil, can you imagine, 1 million families and we don't know kung kailan to titigil, di ba? Right. So we need all the support we can get, di ba? Parang ngayon, after 2 weeks, nagsisink in na sa akin na, oh my gosh, okay, this is real. This is real. Tama. So, thank you, Jericho. Kaya nga sinasabi namin, ano, walang maliit o malaking tulong dito. Kailangan sama-sama. Walang maliit. Thank you. Walang maliit. At kung hindi kayo makatulong sa ngayon, okay lang. Prayers. Okay lang. Yeah. Prayers, andyan, yung pag-iisip or yung, alam mo yun, kahit mga salita o pangamusta or just be there. Kung ano man yung, katulad sinabi ko kanina, kung ano man yung pinagdadaanan mo ngayon, okay lang yan. Oh. Okay lang yan. Eventually, right, lahat tayo magpupunta. All right. Echo, maraming salamat. Thank you very much. Echo. God bless you guys. Mabuhay kayo. Bye-bye. God bless you too, Echo. Maraming salamat, Jericho Rosales. Oo. At abangan ang handog niyang awitin, ha? Maya-maya lamang po sa ating mga doktor at medical frontliners. Of course, mabuhay po kayo.